Okay guys, so isang mabilisan tayong video kung first time ka sa aking channel, no. Kung nga pala ang inyong lingkod, Polisya ko. So ngayon, pag-uusapan natin ngayon, kaso. Paano ba nabubuo ang kaso? Paano mabuo ang kaso, ang isang kaso? Iyan ang tatalakayan natin ngayon. Ang mga involved dito, sino-sino ba ang may mga kinalaman dito, no? So, ang una-una dito, siyempre, yung blasting cap, tawagin natin ay complainant. So, first, kapag may complainants. So, ano ba under ng complainants? So, ano ba ang kailangan niya? Siyempre, evidence. So, sa evidence siya, maraming klase yan. So, ang example dito, yung physical evidence. So, yan sa mga example. No? Ano bang klaseng physical evidence? For example, merong sinaksak. So, yung kutsilyo, yung cadaver. So, yan ang physical evidence. So, sa katunayan, na meron talagang dapat magreklamo kasi may na-agrabyado. So, documents. So, sa mga documents po, eh, kailangan ito ay original. So, tatalakayin natin sa another video, meron tayong videos dyan, kung paano ang dokumento ay tinatawag na original. Okay? So, number two is ang witness. So, under ng complainant, kasama niya ang witness. So, basta may kaso, may witness. So, sa witness naman, ay tinatawag na eyewitness, or yung eyewitness, yung ito yung mismong may kinalaman o may nakakita doon sa pangyayari. So, may qualifying din po yan. So, another videos natin, meron na tayo dyan, yung mga klase ng witness. Sama yung expert witness. Okay? So, kapag kompleto na yan, dalawa yan, so, pupunta tayo sa pangatlo. So, yung pulis. So, ano naman ang papel ng pulis? Siyempre, hindi mabubuo ang kaso pag wala ang parts ng pulis. Okay? So, si pulis, siya yung nagkukulikta, collecting items ng mga physical evidence man yan, documentation, filing, endorser. Siya yung mag-endorse kay fiscal or kay prosecution, sa prosecution, para sa mga kaukulang dokumento. So, pag kompleto na lahat yan, nakapackage, so, punta tayo dito sa number 4, ang prosecution or fiscal. So, ito naman ay isang grupo ng mga abogado or naka-assign na abogado ng fiscal kung saan siya ang nagdi-determine kung tama ba talaga ang kinaso ng pulis. Meron ba talagang tinatawag na probable cause o proper charges. So, ang trabaho ng fiscal, pag nakulangan siya sa mga submitting documents ni pulis, pwedeng re-investigate yan o kaya i-dismiss yung kaso. Pwede din. O kaya, pwede rin dagdagan. Huwag sinabi, o bakit ano lang to, theft lang. Dapat qualified theft to. Mga ganun ang... Kaya, mag-i-issue siya ng resolution para i-dismiss yung kaso. Dismissal man yan o i-proceed sa court. So, ito sa last part ng component ng kaso para mabuo ay yung court. So, pag nagaling na sa fiscal, nabuo yung kaso, so yung court na. So, alam nyo naman ang... Hindi naman bago sa atin yung mga involved sa court, no? So, andyan si judge, andyan si pag na, andyan na yung witness, andyan na yung complainant, kung ano man yung klaseng witness. Of course, andyan din yung, siyempre, hindi maalis yung kusado o respondent. Doon na kayo mag-iipon-ipon. Meron ang tinatawag na hearing. So, siyempre, may mga attorneys dyan. Oh. Ilan ba ang attorneys dyan? Pwedeng isa sa defense o isa sa prosecutor.
Pwedeng mga yan, pwedeng private lawyer sa defense. Si prosecutor naman, so public yamate. Ngayon, kung si complainant ay walang abogado, either pareha sila paw, pwede rin yun. Pwedeng public attorney's office. So, sila yung mga nagtataktakan dyan, nakikinig. Yung judge, nakikinig lang. So, magsasuggest siya kung anong kailangan niyang informasyon, i-provide ng magkabilang panig. Tapos, siyempre, may stenographer dyan or yung secretary. So, para sa recording or scheduling ng mga hearing. So, marami po dyan sa ano. Kapag nag-hearing, so, hindi naman exclusive yan na minsan may mga sa loob ng kwarto. Siyempre, nandiyan pa yung guard, mga other witnesses na mga kasama nyo. Kaya, yung mga accused na nakapusas, nandoon din. Pero sa kabilang side, pwede rin sa kabilang side. So, ayan po nabubuo yung kung paano nakakarating sa court yung kaso. Ayan po yung mga tinatawag na involved na tao. Since kung kayo ay may tanong, huwag kayong makalimot na mag-subscribe sa ating channel, no, para sa support. So, sa pamamagitan ng iyong subscribe, i-click yung notification bell all para ma-update kayo or update, para madali nyong mahanap yung channel natin kung sakaling makailanganin nyo. At kung sa urgent concern naman, pwede kayong mag-PM sa ating messenger. Ito na yung pangalan na pulisya ko. So, para sa assistant natin. So, pwedeng one-on-one tayo or video call kapag malakas ang ating signal. At tawag kapag naman walang signal, pwede rin para sa inyong agarang assistant para ma-assist kayo ng maigi kung ano ba dapat ang panahon na ba, kung ano ba dapat pwede nyo pang gawin. So maraming salamat sa mga nagsusupport sa ating maliit na channel, no? At sana patuloy po kayong magsawang magsuporta sa ating channel. So maraming salamat po. Kung ako muli ang inyong lingkod, pulisya ko, at muling nagsasabi, no, hindi po lahat ng criminologist ay nasa presinto. Yung isa ay andito sa YouTube at your service. Thank you for watching. See you again my next video. At habol na lang po, no, sa mga related issue natin, hanapin nyo na lang dyan sa videos natin. Karami na nating videos. Halos lahat na yata ng anggulo ng kaso ay meron na tayong video. So, bago kayo magtanong, scroll nyo muna yung videos natin. Hanapin nyo muna. Kung may hindi kayo naiintindihan, clarification, saka kayo mag-PM sa akin. Okay? Thank you for watching.